Na offend ka ba na sinabi kung baka mawalan ka din ng career? Maganda, basta maganda ang kaugalian mo, mamaling ka ng tao. Hindi ka magiging maganda kung masama yung ugali mo. Kailangan mo makisama sa kapwa mo, sa mga tao na kapaligid sa'yo. Hindi mo kailangan mag- Hindi ka qualified hipon. Kahit mag- Yung standards lang, yung qualifications, medyo tagilid tayo dun. Sa'yo? Oo, bagay naman. Walang nabalot, karagang Pilipina. Pero ano eh, iba yung pinapakita ng panlabas sa panloob. Alam mo, itong example ng sinasabi ni Herlene na yan, yan yung sample ng mga fake news eh. Yung mga hindi nyo alam, daldal kayo ng daldal. Girl, alam mo, sobrang sensitive mo, yun lang. Ayaw mo ba? Tinawag mo lang naman akong squatter, so tawag nyo sa inyo social, so sa amin low class. Girl! So, girl, ganun kasi ako nakilala, so kailangan ko babaguhin yung sarili ko para sa'yo? Oo, oh, alam nyo, habang nag-commercial kami, medyo nagkakapiko lang talaga itong dalawang to. So, huwag ka ma-offend pagka sinabi ko na, oh my God, ang hirap na mag-explain sa'yo, sabang hirap mo makaano. Ikaw, ano man tawag sa'yo dito? Aside from hipon, tinatawag siyang squammy. So, I'm proud. I'm proud to siya. Be Magka a offend. Ano dahil problema mo? Dahil coming from you kasi. Na? Taga-sangka ulit. Taga-sangpalo? O hindi ka taga doon. Balita ko, hindi ka taga doon. O taga ba? Umuwi ako. Balita ko, taga Pasig yun eh. Oo. Kumuha lang ng lugar. Ako, hello guys. My name is Herlene Nicole Budoy aka Hipon. And I'm proud. The art capital of the Philippines. Ang Mona Rizal. I'm Rizaleño. Girl. Saan ka napunta ng Maynila? Tiga, hindi, ako, I was born, raised, and nag-aral ako sa Manila, sa Sampaloc. Ha? Alam mo, itong example ng sinasabi ni Herlene na yan, yan yung sample ng mga fake news eh. Yung mga hindi nyo alam, daldal kayo ng daldal. Ganito kasi yan, so taga Manila talaga ako. Parents ko from Manila, kuya ko nasa Manila, lahat kami nasa Manila. Kaya ako nasa Pasig kasi doon kami tumira ng boyfriend ko. Ano yung boyfriend? Boyfriend. Ano sagot mo doon? Oh. Nandiyan taga Pasig ka na ngayon. Pero yung birth certificate ko, lahat ng ID ko is from Manila. Hello taga hello sa mga taga Sampaloc, hello sa mga taga Santa Teresita. Ayan, nandito na ako sa TV, hi! Medyo sumusya lang to sa akin ng konti. Ano may mga arte-arte mong ganyan. Kaya ko din yan, pero ngayon, hindi pa ako late bloomer ako. Alam mo ba yun? So, sino mag-a-adjust? Eh, ikaw. Bakit ako? Ikaw may problema sa atin dalawa. Ako, chill-chill lang ako eh. Nandito po tayo sa barangay 69. Kapitan. Baliktaran ng barangay, mga kababayan. Alam nyo, habang nag-commercial kami, medyo nagkakapigunan talaga itong dalawang to. At sinabi ni kanina ni Alex, alam mo, pag nagkaroon ng pag nagpa-budget ang nanay mo, sabi mo? Baka pag kahit magpa-pageant ang nanay ni Hipon sa bahay nila, hindi siya qualified. Hindi ka qualified, Hipon. Kahit magpa-pageant nanay mo, hindi ka sabihin, pati nanay niya, hindi siya tatanggapin? Actually, hindi naman yung nanay niya. Yung standards lang, yung qualifications, medyo tagilid tayo dun. Ito feeling maganda yun. Hindi actually, hindi ako feeling maganda. Confident lang ako, Hipon. Guys, maganda ba ako? Woo! Wow! Alright, yeah. Overconfident. Confident. Kanya-kanya tayo ng term, no? Akin pong term, pinakailan mo ko ba term mo? One minute para kay Manila, tapos ka na ako naman. Sige. Okay, one question. Sakali, sa pagkakataon na ito, ano pwede mong gawin sa ating mga kababayan? Ito, magsimula kay Hipon. Nakabutihan sa ating mga kababayan. Go. Ito, saan po yung camera? Yan. Hello po sa inyo lahat, mga kaskwami, mga kaiponatics ko dyan, mga kapuso ko dyan. At sinasabi ko lang po sa inyo, kahit hindi ka kagandaan, basta maganda ang kaugalian mo, mamaling ka ng tao.